Okay, a blessed afternoon to each and every one of us. So, humid, mainit po ang panahon ng konti kasi po maulap. Okay, ito pong pag-uusapan natin ngayon. Madaling video lang po ito kasi po meron po akong ginagawa po ngayon. Pero naisip ko po napaka-importante po nito. That's why sabi ko, ito ang kalimitan po, sa totoo lang po ha, ito po ang kalimitan na tinatanong ng mga tao na gusto nilang mapatunayan kung ikaw ay totoong Kristiyano or hindi. Meron pa ako nakitang libro, Kristiyano ba or assuming lang? O, yun. Okay, sagutin po natin yan. Sagutin po natin yung katanungang, paano malalaman kung tunay ngang Kristiyano ang isang tao? Alam niyo po bang isa lang po ang sagot? Alam niyo po bang nag-iisa lang po yung sagot? Okay, bueno. Mamaya ko po bibigay yung nag-iisang sagot na totoo. Galing po sa Bible, patutunayan po natin yan. Pero tanungin po ninyo yung ibang mga Kristiyano, yung mga ibang mananampalataya na medyo masyadong na-attach doon sa kanilang mga religious affiliations o doon sa kanilang mga organizations, no? Okay, ito po. Itanong po ninyo sila, paano mo malalaman ika sa kanila kung ang isang tao ay totoong Kristiyano? Itong buong sasagot nila kalimitan. Nagba-Bible study. Nag-a-attend ng mga gatherings. Nag-a-attend ng mga ministries. Okay? Nagsisimba tuwing Linggo. Yan. Ano pa? Laging present sa mga mentoring, sa mga Bible studies. Laging present sa mga discipleship. Yan. Ang dami pa. At meron pa po isang tinanong, paano malalaman na totoong Kristiyano ang isang tao? Sabi niya, umiiwas sa kasalanan, which is maganda po yon, pero hindi po yun ang mga sagot. Okay. Ito na po ang sagot. Baka ma-shock po kayo kasi napakasimple. Alam niyo po kung bakit napakasimple? Kasi napakamahal po ng sagot na ito. Walang katulad ng sagot na ito. Okay, ano po yon? Paano mo malalaman na Kristiyano ang isang tao? Ito po ang sagot. Dahil tinanggap niya si Jesus. Period. Yun na yun. Yun. Christianity is no other than what? Christianity is Jesus living in you. That's Christianity. The real meaning of Christianity. Okay, ano pong katibayan sa Bible dyan? Ito po ang katibayan sa Bible. Ang sino mang maniwala sa akin, sabi ni Jesus, siya ay lumipat na mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Yung kaliwanagan, yan po yung buhay na walang hanggan. At meron din po nakalagay sa Bible, alam niyo, uulit-ulitin ko po ito, gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang mananalig at mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's Christianity. Paano siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Nag-Bible study? Hindi. Hindi. Malamang hindi. Nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan dahil the living Savior, the living Lord, the risen Christ, the risen Lord Jesus Christ enters him the moment he got saved, the moment he decided for Jesus and he invited Jesus to enter his life, to invade his life, that very particular moment. That's salvation. That's Christianity. Wala nang iba. Okay, ito pong maganda rito. Yung mga tinanong po nila kanin, yung mga sinabi ko po kanya na examples na sinasabi po nila, nagba-Bible study, may mentoring, anong tawag dito? Nagdi-discipleship. Okay, maganda po ang mga yan. Pero ang mga yan po, hindi yan root. Yan po ay mga fruit. Bunga. Bunga ng pagiging Kristiyano. Sa makabagong panahon po natin ngayon, ang isang tunay na Kristiyano, dahil naranasan niya ang pag-ibig ni Jesus, gagawa siya ng sariling channel niya ngayon, mag-blablog siya tungkol kay Jesus kasi this is the easiest way now to, you know, to have the gospel shared sa mga tao. Okay? Kasi alam po ninyo, ang dami po naming experience. Pinagtataguan kami. Nag-set ng appointment, 4 o'clock, nasa bahay na dapat
hindi dumarating. Minsan, nakakalungkot po, naghanda kami ng maraming merienda, dumating sila. Nung sinabing may pakain, nung nalaman po nilang walang pakain the following week, dumating po sila. Siyempre, hindi nila alam. The following week mo, hindi po sila dumating. Kasi sinabi po namin na hindi laging weekly, may mga ganong maraming pagkain. I mean, oh, it's so sad. Pero pag totoong Kristiyano ka, dahil pinalitan na yung puso mo, excited ka sa mga ganong gawain. You know what? Nag-uumapaw ka sa mga ganong gawain. Hinahanap-hanap mo mga ganong gawain. Amen? Gusto mo mag-share tungkol kay Jesus? Ay, nakaramdam na po ba kayo niya kapag halimbawa sa bus? Kayo po ay may nakasakay na isang tao. Tapos nalaman yung Kristiyano rin palang katulad nyo. Hindi po ba masarap sa pakiramdam? Nagkwekwentuhan kayo tungkol kay Lord, yung ginawa ni Lord sa buhay ninyo, kung paano kayo binago, kung paano niya dinidirect ang buhay ninyo sa bawat araw. May mga struggles man. Nandiyan si Jesus to protect you, to guide you, and to lead you into all truth. Talagang yun ang Holy Spirit. Hindi po ba? Napakaganda po nun. Ganong experiences. Yun po ang masasabi talaga natin mga bunga ng pagiging Christian. But the root of all that is Jesus Christ. Wala na pong iba. So, talagang makikita po natin dyan na ang pinagmulan po ng salvation natin ay ang Panginoong Jesucristo. At hindi po pwede ang gawa mo. Sapagkat ang gawa po natin ay basahan lang po, no? Sa tingin ng Diyos. So, since napakahalaga po nitong vlog na ito, inaasahan ko po na kayo po ay na-bless, unang-una. And kung iuudyok ng banal na espiritu sa inyo na i-share o ibahagi ito, please do so. So, kanina po nag-comment si Brother Delphine, si Guevara, at saka si Sister Cleo, 14. Sinasabi po nila na ibinabahagi daw po nila itong mga videos na to. So, alam po ninyo, natutuwa dito, si Jesus. Si Jesus ang binabahagi nyo, hindi naman po ako eh. Ako, tawagin niyo po akong John Paul Peters. Gusto ko po yan. Yan ang aking biblical name, ha? Huwag niyo akong tatawagin pastor, ayoko po. Tawagin niyo akong Brother John Paul Peters. Kasi lahat po tayong mga believers, pastor. Ang pastor po, hindi po siya, anong tawag dito? Hindi po siya office na parang magiging title mo. Hindi po ganun. Ang pastor po, gawain. Lahat tayo mga Kristiyano, gawain natin yan to share Jesus. Brother John Paul Peters, call me that. Call me that. Okay? That's my biblical name. Okay? At syempre, yung mga kaibigan pa po ninyo na alam po ninyong paano ko ba sasabihin? May pangangailangan kay Jesus. Yan. Yung, kasi alam po ba ninyo ang mga unbelievers, hindi po nila alam that they need Jesus. They thought, malungkot lang sila. They thought, meron lang silang hinahanap. But you know what? You know what? The truth is, they need Jesus. So, ikaw ang gagamitin ni Jesus. You are the ambassadors of Jesus. We are the ambassadors of Jesus. And you, ikaw ay, you are the hands and feet of Jesus. So, gagamitin mo ngayon yan. Alam mo, kahit saan kang doon eh. Oh, limited, limited. Oh, nandiyan ang cellphone mo. Anong ginagawa ng cellphone mo? Okay? Sabi ko nga, kung talagang kaya mo, you can create your own blog and your own channel here sa YouTube. Pinakamaganda po ang YouTube. Tandaan po rin yan. I have a lot of social medias, but you know what? Ang pinakamaganda po talaga, YouTube. Jesus, use this ang tawag dito, platform, para lalong maitanghal ang kanyang pangalan. Parating na po siya eh. Nandyan na ang Yanuka. Nandyan na ang Red Heifer. Third Temple, pinag-uusapan na usayin tatayo. And you know what? Hindi necessarily, ito makinig ah, not necessarily sa Temple Mount may tatayo. Ang pinag-uusapan lang po sa Daniel and all that, and meron pong naitayong templo. Sapat na po yun. Para matupad ang hula. Okay? So habang hindi pa natutupad ang hula, let's share the love of Jesus sa ibang mga tao.
Habang may time pa, kasi alam po ba ninyo, this is a matter of life and death. Sabi nga ni Sister China Phillips, isang mainit na mananampalataya ni Jesus, she loves Jesus really very much. I recommend California Preaching by Miss China Phillips. You know, ayan po talagang nable-bless ako sa buhay niya. No? Sineshare niya si Jesus sa mga tao. Arami niyang napapatanggap na kaluluwa. Bilib ako. So it's ano, dati po siyang singer ng Wilson Phillips. Apat ang number one hit single nila sa Amerika, and yet malungkot siya. Natagpuan niyang kaligayahan kay Kristo, kay Jesus. So, ganyan po naman tayo eh. Again, uulitin ko, hindi alam ng mga tao na may hinahanap sila. So ang gagamitin po ni Jesus tayo. Sinong inaasahan mong gagamitin ni Jesus, unbelievers? I don't think so. Tayo ang gagamitin ni Jesus. Kung hindi ka pa nakasubscribe, para na akong sirang plaka, pero okay lang maging sirang plaka para kay Jesus. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do. Meron pong notification bell. Scroll up mo lang po sa cellphone mo, makikita ka notification bell. Kling! Yan! Tapos, comment ka. Anything, you know what? Si Sister Cleo lang ba? Tsaka si Brother Pin lang po bang, you know, nanonood? Alam ko hindi po. So, we are very welcome to join the conversation because, you know what? I'm so excited every day. This is what makes me excited to wake up. One of the reasons why I'm excited to wake up daily is to check my cell phone. There are some comments this blog. And you know what? Surprisingly, meron. Sa ngayon, dadalawang tao, parang, you know, interval. But you know what? I'm so happy for that. I'm so happy. I really appreciate it. From the bottom of my heart, from Jesus Christ Himself, alam ko, tuwan-tuwa si Jesus sa langit. Let's share His goodness. Let's share His glory sa ibang mga tao. Again, thank you very much po at itutuloy ko na po yung ginagawa. Marami pa akong gagawin pero ayos lang po. No? So, si Jesus magbibigay sa atin ng vibes o ng kalakasan. I can do all things through Christ who strengthens me. Woo-hoo-hoo! Jesus truly loves us all.